Printers, magandang araw sa inyo dyan. Once again, this is Serton and welcome to my channel, Serton Prints. How are you today? It's been a long time, no? May English pa. Okay, since malapit na po, no, papasok na naman ang bear months, busy tayo as usual, maraming preparations and everything, no? Hopefully, marami din po kayo nakukuha ang mga projects. Okay, so for this particular video, isa po sa mga preparation natin o namin para sa bear months is magkakaroon na tayo ng tote bag na black. Ayan. Yung lagi niyong nire-request. Okay? So aside from the black and the white na tote bag that we have, meron na rin po tayong black na tote bag. Okay? So, ayan, ipopost ko. Ayan. Yung particular item na yan sa ating Shopee store na Akista at iba pa. Pwede na po kayo makakuha or maka-order. No? Ang kagandahan sa ating tote bag na black ay merong Velcro. Request nyo rin kasi, no? Marami pong naghahanap ng tote bag na black, plain, tapos as much as possible may Velcro sana or zipper. So para mas maging mura, affordable yet quality pa rin, minabuti po namin na ang ilagay ay Velcro. Okay, ayan. Now yung topic kasi natin ngayon is how to print on a black tote bag. So, isa sa mga gagawin ko ngayon, no? Actually marami pong paraan paano mapiprintan ang isang black na fabric, no? Particularly itong tote bag na to. So, ano-ano yan? Pwede nyo printan yan ng DTP or dark transfer paper, sublimate, tapos DTF, direct to film, pwede rin vinyl or heat transfer vinyl kung multicolor na printed with the Ecosol, pwede yung printable heat transfer vinyl. So maraming paraan paano printan. Isama na natin syempre silk screen. Now for this particular video, isa lang yung gagamitin ko. Total lahat naman yan is pwedeng, yung mga nabanggit ko, pwedeng gamitin to print on a black fabric, no? Except sublimation. Kasi aware naman tayo, no, ilang beses ko nang binanggit yan na ang sublimation hindi pwedeng gawin sa direct sublimation for that matter. Hindi pwede sa black fabric. Okay? So, isa lang muna ang gagawin ko kasi nga masyadong marami. Ipakita ko lang paano piprintan itong tote bag na supply natin, no? Black. So, niready ko na rin ang design para mabilis, no? Kinat ko sa cutter platter na this is a vinyl. It transfer vinyl. Ayan na. So, susunod, no, gagawa ko ng video kasi maraming nagtatanong paano gumamit ng platter or yung iba nalilito kung magka-cutter platter ba mo sila or mag-piprinter, no? Sa susunod, gagawa natin yan ng separate video. But for this time, dinirect ko na, no, kinat ko na kagad para yung mabilis lang. So, may nakakat na akong design. Ang vinyl na to is medyo makintab at the same time meron na siyang glittery effect. Ayan. May glitters. So, dilaw yung pinili ko. Yellowish glitters para kita. Ha? So, diretso na tayo dun sa heat press. Hindi na tayo mag-ligoy-ligoy. Tara, let's! Okay, so dito tayo sa heat press. By the way, I'm using a bezel heat press, 15 by 15. Ang settings na gagamitin ko for a vinyl is 155 degrees, tapos 10 seconds lang. So, salang nyo na lang kagad yung heat press, item, tote bag. By the way, baka magtanong ano itong extra na tela. And actually, this is not a tela. This is
foam, no? Para lang yung gilid kasi ng tote bag may tahiyan sa loob. Ayan, no? So naka-edging kasi yan. So on the sides uumbok yan sa magkabilang side. So nilalagyan ko ng extra na foam para yung printable area nakaangat sa gitna. Okay? Tapos tatansyahin niyo lang yung bigat. Make sure mga medium to hard press para baon na baon. Ayan, matigas, maana, tama lang yung setting. Yung bigat niya. Tapos palagi syempre pre-press kayo sa tela para alisin yung moisture. So pre-press tayo ng 3 to 5 seconds. Okay. After ma-pre-press, lapat yung design. Okay. Tansyahin nyo na lang yung distances sa sides. Up and down, baba, taas. Sinusukat na lang naman, daliri lang yan. Yung iba, naglalagay pa ng thermal tape para hindi nato hindi gumalaw yung design, pero sa akin hindi na, okay na to kahit hindi na maglagay ng thermal tape. Okay, so lapat ko na to, press, this is 10 seconds. Okay, ngat. Okay, press na siya. Tapos, this one is cold peel. So, palalamigin muna natin and then ire-repress ko mamaya sa, para sa curing. Okay, tambay, palamigin ko muna yung item. Okay, pag malamig na, pwede na itong i-peel off. Cold peel kasi yung vinyl na gamit ko. So, peel off na natin. Kasi kapag hinat peel mo to kasama yung binila, angat, hindi didikit ng maayos yung adhesive. So this one is cold peel. Okay na, tapos repress na natin. Sinabayan ko naman na kasi pinatay ko yung heat press kanina. Pinalamig natin, settings now is 120 degrees 5 seconds. Ano lang to, repress as curing. Okay? So, press tayo ulit. Ibabaon lang natin. I-cure natin yung vinyl. 5 seconds. Angat. Then, sold na. Palamigin natin ulit, tapos balik tayo dun sa conference room. Approve! Let's go! So, ito na yung final product natin. O, di ba? Ganda! Basic na basic mag-print, no? Ano pa yan? Glossy. O, di ba? Kasi yung ginamit nating vinyl nga is glittered or glitterized, no? Yan. Kahit anong kot-kot mo yan, diyan mabakbak, kahit laban. So, ganun kaganda yung materials na ginamit, no? Yung tote bag natin, available na to. Yung vinyl, well, marami namang nabibiling vinyl, no? Sa mga suppliers ng vinyl, no? Pwede nyong gawing multicolor, it's up to you. Gagawa natin again ng ibang video yon para kung gusto nyo naman ng multicolor, assemble type ang gagawin. But for this one, sinampulan ko lang kung paano mag-press or mag-print ng vinyl. Again, maraming paraan. You have DTP, HTB, PHTB, DTF, sublimelt, silkscreen. Okay? So, for this time, ito lang ginamit natin. HTB, heat transfer vinyl. Pero, ganda, no? Ano na yan? Ganyan, no? So, lakad-lakad ka na yan. Forms. Tapos konting, you know.
Okay. Mabilisan lang. Approve. By the way, ano na, up na siya sa Shopee natin. Limited yung supply, yung stocks nung bag. Kasi nga, sinisimulan pa lang namin yung distribute. Baka maubusan kayo kagad. Order na po. Kung kailangan nyo ng black tote bag, meron na po tayong black tote bag. And also yung white, kung gusto nyo na rin yung, kung kailangan nyo po yung white na tote bag natin. Doon sa aming Shopee store, Pistati Baba. Pro! Once again, this is Erton. Kung hindi ka pa subscriber, andyan sa gilid, click nyo lang po yung subscribe button together with the notification bell para lagi kayong updated sa mga next tutorial natin. No? Gawa ulit na ng mga susunod tutorials asap na may oras tayo. Busy match. Bye-bye. Thank you. Ngats. Proof.